ako pa papunta ng ano ng hotel. Hindi ko na alam kung saan ako pumupunta pero nakaupunta naman ako ng hotel. Pagpasok na pagpasok ko doon sa may hotel room, iyak ako nang iyak. Tapos tinawagan ko 'yung asawa ko, sabi, "Hindi ako nakapunta, na deny na kumain ko. I'm so sorry." Ganyan. Hey Sunshines! Welcome back to my channel. And so for today's video, guys, nababasa niyo nga sa title, alam niyo na kung para kung tungkol saan, kung para saan 'to. So my tourist visa got denied. So, na-denied ako nung nag-interview ako sa my US Embassy. So, this video is all about that. Medyo hindi naging maganda yung January ko. Kung napapansin ninyo, dalawang videos lang yung na-upload ko. Kasi nung na-denied ako, parang tinamad ako, parang nawalan ako ng gana sa lahat. I'm sad. Ganun. But before time mag-start sa video na to, guys, please don't forget to subscribe to my channel and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng future videos ko. And okay, thank you so much for subscribing. And so let's get started to this video. Sinulat ko dito sa notebook ko yung mga dapat kong sabihin about dito. Kasi, syempre, gusto ko naman maging maingat and informative. Bakit ko ginagawa tong video na to? Is para mag-share nung naranasan ko. And also, bigyan ko na rin kayo ng ideas. Ganun. Okay, guys. So, nag-apply yung husband ko ng tourist visa last year, November pa. And ang nilagay niya doon na date is December, dapat yung alis ko. Pero ang available kasi na interview date is January 2020 na. So, nag-apply kami and ayun nga, nabigyan naman ng, nag-grant naman yung application na yun. So, ayun nga guys, ang napili naming date is January 16, 2020, 8:15 AM in the morning. So, yung pupuntahan mo na, na pag-interview is sa may US Embassy mismo. So, okay, nag-ready kami, nag-prepare kami para sa interview kasi yun lang naman talaga yung pinoproblema ng lahat, halos lahat. So, nag-book siya ng hotel sa may pinakamalapit dun sa US Embassy, which is yung Bayview Hotel. So, January 15, ng madaling araw, nagbiyahe na ako, galing ako dito sa Pangasinan, Umingan, nagbiyahe na ako papunta ng Manila, and nag-check-in ako ng alas 12 sa may Bayview kasi maaga rin akong nakarating. Okay, guys, so, meron silang kailangang makitang mga papers, may pipapaprint ka, kailangan mong hawak yung binayaran mong pera sa may BPI, so parang yun yung resibo mo, na kailangang ipakita dun, kasi confirmation yun. So lahat meron ako, lahat ay kompleto, may pictures kami nadala, meron, nandun din yung pinaprint ko na kailangang ibigay sa'yo ng embassy. And then guys, merong nakalagay doon na bawal cellphone, bawal electronics, bawal pagkain, bawal lahat, halos bawal lahat. So, ang dala ko lang is bag, sarili ko, and yung papers. Yun lang. So, yung bag ko, ang laman lang is wallet. Wala nang iba. Kasi kailangan ko ng pera. Pero yung mga hindi ko kailangan ay iniwan ko. Like yung mga cards, iniwan ko lahat yun. Ang dala ko lang doon sa may wallet ko is pera and ID, yun lang. Okay, so yung attire ko guys is casual attire. Nakadress ako na mahaba. And then, may long sleeve siya, half sleeve. And then, naka-heels ako yung black heels. Tapos, yun, talagang casual na casual. Yung hair ko is naka-pin. Walang bangs na nakikita, ganun. And then, so, nandun ako. Kabang-kaba talaga ako pagpasok ko pa lang. Alam mo yung feeling na ang daming tao doon, naglakad ako. Tapos, tatanungin nila na, pasok ka na, ganyan. Kasi tatanungin nila yung time mo. Dapat nandun ka na before yung time mo. Kahit na ang aga mong nandun, 7 AM ganun, walang bias doon. Kung ano talaga yung time mo, doon ka lang dapat pumunta. 15 minutes before yung time na nilagay mo, doon ka pumunta. Kasi kapag ka, mas late ka doon, hindi mo aasahan, may mga pangyayari na hindi ka na nila papasukin, ganun. So okay, nakapasok na ako. Doon sa first na pupuntahan mo, na lane, iti-check nila yung passport mo. So yung passport mo lang yung kukunin nila. And then, may ilalagay sila sa likod. Na parang name mo, hanapin nila yung sticker. Didikit nila.
So, pasok ka na. So, pinapasok na ako doon. Kapasok ko, nilagay ko yung bag ko doon kasi may guard doon para i-check kung may laman ba. So, pumasok na ako, clear ako doon. And yun na, doon na sa may mismong office ng US Embassy. Pumasok na ako doon, naglinya ako. So, sa step one, alam niyo itsura nung ano, nung itsura nung place is, purse window siya, purse window, window. Tapos pagtatawagin ka, naririnig mo yung naririnig ng ibang tao yung pinag-uusapan nyo. Parang ganun. So, sa first one, sa step one, is kinakailangan yung passport. So, bibigyan mo yung passport mo, tapos may tinanong sila sa akin. Sabi nila, why do you want to go to the US? Sabi niya. Pero Pilipino yung nagtanong. Sabi ko, I want to visit my husband since he's army. Kahong ganyan. Okay, sabi niya ganyan. So, punta ka na sa next step. So, step 2 na. Step 2 na tayo. So, fingerprint. Yung step 2 na yun, may lane kang dadaanan. Before ka pumunta sa step 2, kailangan mong mag-sanitize ng kamay. So, sanitize, sanitize, sanitize. Ayan. So, pipila ka ulit, hintayin mo ulit na tawagin ka nila. Okay. Dito sa step 2, foreigner na yung magtatanong sa'yo or mag-a-assist sa'yo para sa fingerprint mo. Nag-smile ako, binati ko siya, binati niya rin ako. So, yung kamay ko nilagay ko, ganyan. And then, ganyan. Ayan. So, after noon, okay na, clear na tayo. Dito na sa step 3. Okay. Parang feeling ko pa rin, feel ko pa rin siya. Ramdam ko na yung pagkakaba talaga, as in. Alam mo kasi mag-isa ko noon, sobrang kabang-kaba ako, promise. Pero iniisip ko yung mga tanong na kailangan kong sagutin. So, ayan. Ang haba ng pila, actually, and alam nyo ba na may naririnig kami doon sa mga windows na yun kasi malapit lang. And yung mga ibang naririnig namin is denied sila. So, mas lalong nakakaba kasi naririnig mo yung tanong sa kanila and naririnig mo rin na denied sila. Ganun. Kasi yung window lang talaga, doon lang kayo mag-uusap. Tapos naka-mic pa yung foreigner na kakausap sa'yo. Rinig na rinig ng ibang tao yung pinag-uusapan ninyo. So, ayan na. Malapit na ako. Kaba-kaba ako kasi yung kasunod ko na-denied siya. So, ako na. Okay. Pinapunta ako sa window 17. Yun na yung interview. So, walang privacy. Okay. Yung unang lalaki, na-approve siya kasi ano daw, chef daw siya, ganyan. Kasi naririnig ko eh. So, second is yung matanda. Ang galing ng matanda actually. Tapos, ang daming tanong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. And, ayan, approve siya. Okay, so ako na. Big smile yung ginawa ko. Good morning, ma'am. Sabi ko ganyan. Okay, good morning, sabi niya. Okay. Ito yung mga tanong niya sa akin. Apat lang actually yung tanong niya. Sabi niya, why do you want to go to the US? Sabi niya. Sabi ko, syempre confident ako. Sabi ko, I want to visit my husband because he's an army and he just got back from his deployment last year. Kako. Okay, so, ngumiti pa siya. Tapos sabi niya, where is he stationed at? Saan daw nakastasyon yung asawa ko? So sabi ko, Fort Campbell in Kentucky. Kako. So with a smile. Okay, okay. Nag-smirk siya. Hindi ko alam kung bakit. Nag-smirk siya. How long will you stay there? Sabi niya sa akin. For 2 months only and I'll be back here. Sabi ko. Okay, so nagganon ulit siya. Tapos tumingin siya sa may ano screen. So, dun sa screen na yun, nandun lahat ng information na nilagay mo nung nag-apply ka. Okay, eto na. Sabi niya, what do you do for a living? Sabi niya. So, kailangan mong maging honest. Bawal kang mag-lie. Hindi naman talaga ako nagtuturo ngayon. Wala akong trabaho ngayon. Bale, unemployed ako, pero professional teacher ako. Tapos, ang sabi ko, right now, I'm a beauty vlogger and I earn by doing videos and my income every month is tutut, sabi ko. Tapos, okay, nag-smile siya. Actually, nag-smile siya. Nagulat ako, may kinuha siyang paper na color blue. Kinuha niya yung aking passport. Tapos, sabi niya, sorry ma'am, you got denied. So, ako, na-shock ako. Tapos, sabi ko, oh, denied? Sabi kong ganun. Hindi ako malis doon, sabi ko sa kanya. Why ma'am? What's the problem? Sabi kong ganyan. Tapos, all the questions will be explained here. Explain daw nung, ano, nung papel. Lahat daw ng explanation or ng tanong ko ay mahanap ko sa papel. So, hindi ako tumigil. Nagtanong ulit ako, why my passport just got denied? Kahong ganun. Tapos sabi niya, you don't have enough ties here in the Philippines, sabi niya. Pero alam ko na yun. Yun ay isang problema namin ng asawa ko. Yung ties. Kasi kailangan, meron kang ties. Ibig sabihin, meron kang kasiguraduhan na uuwi ka dito sa Pilipinas. Kasi maraming nagti-TNT na Pilipino doon sa
Amerika. Doon na, parang gumuho yung mundo ko. Pero, I stopped myself from crying. Pero mas lalo akong naiyak doon sa kasunod ko, sabi niya. Hindi ako nagtanong una. Hindi po ba kayo na-aprobahan? Sabi ko. Tapos, oo nga, hindi naman kami na-aprobahan, sabi niya. May kasama siyang matanda. Pero alam mo yung malakas pa yung matanda, ganun. Tapos, bakit po? Sabi ko. Sabi niya, hindi nga din namin alam, sabi niya. Kasi pupunta kami doon, tamay kapatid siya, birthday ng kapatid niya, sabi niya. So, dalawa silang pupunta. Doon ako naiyak kasi naiyak na din yung matanda. Naiyak na din ako. Tapos alam niyo bang nakakatawang pangyayari? Is nung exit na, dumidiretso ako doon sa entrance, eh meron naman palang exitan doon. Tapos may kumakaway sa akin na, doon ka, sabi niya. Ha? Gumagalan ako. Hindi na ako makaano, hindi na ako makapag-isip. And then may nag-approach sa akin, which is yung doon sa pinilahan kong una sa labas. Sabi niya, ano, kamusta ma'am? Sabi niya, tinayid po ako. Aish! Sabi niya ganun. Lalo na naman akong naiyak, Diyos ko. Pero hindi ako umiyak. Parang nagtitiri-eyed lang ako noon. Tapos, naglakad ako papunta ng ng hotel. Hindi ko na alam kung saan ako pumunta, pero nakapunta naman akong hotel. Pagpasok na pagpasok ko doon sa may hotel room, iyak ako nag-iyak. Tapos, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi mo, hindi ako nakapunta. Na-denied ako, mahal ko. I'm so sorry. Ganyan-ganyan. Disappointed ako sa sarili ko. Super disappointed ako kasi hindi ko naipasa, alam mo yun. Kahit na confident ka na, kahit na lahat ng papers nandun na. Diyos ko, denied pa rin ako. And, ayun, yun yung kwento ko sa may kung bakit na-denied yung passport ko or yung tourist visa ko. Siguro isang dahilan din is kasi wala akong work. Wala akong dahilan para umuwi dito sa Pinas kahit na siguradong uuwi naman ako. And, na-boring siguro yung nag-interview sa akin kasi nga, stop lang, isang sentence or dalawang sentence lang yung sinasabi ko. Ayun, alam nyo kahit na prepared kayo, masasabi nyo prepared kayo pagdating doon sa mga interview. Depende pa rin kasi yun sa nag-interview sa inyo. Papasa ka ba niya or hindi? Kung alam niyang kinakabahan ka, hindi kanya ipapasa. Kung alam niya na nagsisinungaling ka, hindi kanya ipapasa. So, yun yung nag-experience ko nung nag-apply ako ng travel or ng tourist visa. So, ayun, medyo nakakatawa lang nun kasi yung experience ko na yun, na-trauma na din ako. Kasi nga mag-isa ko, tapos pinikilan ko yung iyak ko ng ilang minuto. Tapos yun, magulgul na ako. Pero ayun, naka-move on naman na ako ngayon. And okay na, natanggap ko na hindi ako nakapasa sa tourist visa. Okay lang yun sa akin. Try and try naman. Kasi hindi lang naman ako yung nakakaranas ng ganito. Hindi naman ako yung nakakaranas. Hindi lang ako yung nakakaranas ng disappointment, na-denied, ganun. Naisip ko din yun. Kailangan kong mag-move on. Kailangan kong mag-ready sa bagong chapter ng buhay ko na darating. Kailangan kong mag-ready sa lahat ng opportunities na darating. Hindi dapat ako na-stuck doon na sobrang, alam mo yun, sobrang na-disappoint ako sa sarili ko. Hindi dapat ganun. So, ayun guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to and sa kwentuhan natin na to. And kung may mga tanong pa kayo, comment lang sa my comment section. And natatry ko siyang sagutin basta't kaya ko at basta't alam ko yung mga sinasabi ko. So, thank you guys so much for watching again. And please do subscribe to my channel para marami pa tayong mapagchikahan. Bye! Guys, mag-shoutout pala ako. Shoutout sa my Negrang Vlogger. Shoutout kay Princess Natividad. Shoutout kay Joyce, kay Nana Sinobes, kay Harley Lim, kay Rashmin Dia, papromote daw. So, meron po silang piercing sa Agoo. Lalo na ngayong February 14, punta po kayo. Doon po ako nagpa-piercing. Ayan, so nag-heal na siya. And then guys, shoutout kay Jan Carlos Ibayan Bravo. Subscribe po kayo sa kanyang channel. Kay Princess Jeline Aryo Picar, laging nandyan para manood. Kay Michaela Luis Javier Acosta, hello, student ko siya dati. Kay Erica Lindell, Kinsa at Antimo, subscribe po kayo. It's Lindsay time. And then guys, kay Liza Hines, hello best, I miss you. Kay Chai Zapata, hello Chai. And then kay Janmark La Chica, meron din po siyang meron din po siyang channel. Thank you so much for watching and yun lang po muna. Next po kayo sa my next video.